Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. May project naman tayo. Ang project na ito ay dito sa Sanito. Bumalik ako dito guys kasi binalikan ko yung mga naiwan kong trabaho dito. Dito sa bahay ni Mrs. Weh, yung ginawa ko ng railings nung nakaraan. So bumalik ako. Ngayon, unahin natin ang lagay ng mga luggage. Ito yung ginagawang kong to, yung hallway to, pero sa dulo, lagyan na mga lagay ng mga maleta na minamarkingan na natin guys. Mula dyan sa flooring hanggang sa guwit na yan na ginugugitan ko is 35 inches. So ang bali tubo, apat na tubo ang lalagay natin yan na ang layo ay tag si 6 inches. So yan yung planche natin, 4 inches yan ang lapad, so ilalagay natin yan, mamarking natin, i-divide natin yan sa layong tagsi 6 inches. Ayan. Okay, yan. 4 inches, minarkingan natin. 4 inches, 4 inches. Gigit na natin yung planche. Yung planche na yun guys, yung ginagamit yan sa railings na stainless. Pero yung iba gumagamit yan, pero ako hindi na gumagamit yung planche na yan. Kabilya na lang yung nakikita nyo. Ayan, minarkingan natin, tapos pabarinahan natin. Ang ginamit kong barena dyan guys, yung rotary na pang concrete talaga. May load kasi yan guys, so yan yung drill bit na yan, number 8 yan yung dating nakabit. Tatanggalin natin, palitan natin ng number 10. Mas malaki, kasi yung tox natin guys is number 10. Kasi yung screw natin is yung tech screw na ginagamit sa yero para matibay kasi may load kasi yan. Patungan yan ng mabibigat. So, kailangan yung matibay na tornilyo na lalaki. Yung pader natin guys, malambot lang yan. Dahil hollow blocks. Hollow blocks na malambot. So isang tusok lang ako. Para hindi ganong lumaki yung butas. Kailangan medyo masikip yung tox natin. Yan, ikabit na natin yan. Gumamit ako ng barena guys. Para madali, lagyan natin ang adapter. Yan, kung kakamayin mo yan, medyo matagal. So, yung mga hindi pa marunong mamawak ng barena, tingnan nyo yung paghawak ko ng barena guys. Yan, ganun lang. Ganyan. Yung paghawak ko ng barena. May technique kasi yan para madali. Ayan, bali apat lang yan yung planche na yan guys. Yung planche na yan, number 2. Papasok natin yung tubo dyan sa butas niya. Okay. Katapos yan, sa kabila naman. Ayan, bubutasan natin. Ayun, binutasan natin. Yan, sabay paslak ng kwan. Pasak ng tawag nito. Tox. Pagkatapos ko nito guys, bukas gagawin ko yung railings sa second floor. Bali 18 meters yon. So abangan nyo guys, itingnan natin yung paggawa ng railings doon kasi medyo maliit lang yung lalagyan ko. Maliit lang yung yung area. Parang ang lapad lang ng lalagyan ko ng railings ay 2 feet lang yata. Yung parang eksakto lang makaupo ako dun eh. Pero nakakatakot. Lagyan ng railings. Mamaya matatapos ko na to guys. Hindi na to abutin ng alas 5. Itong oras na mga mag alas 4 na. Tapos na kami nagmerienda. Buti na lang, pinamerienda kami ni Mrs. Weh ng kape at saka sliced bread. Apat na piraso. Tinoasted bread tapos ang palaman, cheese whiz. Ang sarap. Nawala yung gutom ko guys. Kaya paspas ang pagtatrabaho ko dito. Ayan. Medyo mabagal kasi hindi ko binilisan. Okay. Inirandaan lang yan. Yung guys, yung project ko sa Titay, tatawagan na lang daw ako.
capture yung project ko kay Doktora Molina, tatawagan na lang daw ako, guys. Pero sabi ko, kung hindi ko pwedeng iwanan tong kay Mrs. Sue kung hindi ko patapos yung ano, isang part, kasi pag kailangan project by project kasi ito eh. Maraming project kay Mrs. Sue, so bali isa, dalawa, tatlo. Tatlo pa guys yung nakabinbin na project ko kay Mrs. Sue, pero tapusin ko muna yung isa. Ang halimbawa tumawag si ano, yung Titay Memorial Park, tapusin ko yung isa, tapos pwede ko siyang iwanan. At least tapos yung isang project para hindi naman magalit yung may-ari ng bahay, guys. Kasi pag gumagawa kasi ako ng mga projects ko, hindi ko iniiwanan yan hanggang natatapos yung isang project ko doon sa nagpapagawa. Halimbawa, kung tatlo yung project ko, tapusin ko muna yung isa, pwede akong umalis basta tapos yung isa, para wala naman silang masabi. Kasi yung iba, eto, putol na tayo ng tubo para doon. Ang sukat niyan, guys, is 37 inches. Ang haba niyan. Exacto doon sa hallway. Ayan, ang kapal niyan is 1.5, 304 na tubo na didos. Tapos, medyo makapal. Kailangan medyo makapal, guys. Hindi na kasi ako gumagamit ng maninipis. Yung 202, nakalawang yun, guys. Tapos, yung 1.2, hindi ako gumagamit doon. Sobrang nipis. So, talagang advisable talagang gamitin natin, guys, yung 1.5, medyo makapal. Okay, kabit na natin. Yung mga kinabit kong planche dyan, luluwagan ko yan. Kasi mahigpit yan ngayon, pero hindi ko na ipinakita sa inyo kung niluwagan ko o hindi. Niluwagan ko talaga yan, hindi ninyo na lang nakita. Para madali kong ipasok. Para ma-twist ko siya. Ayan, kinabit na natin. Kapansin nyo. Diyan sa likod ko, hisikapan natin niya ulit yan. Kasi niluwagan nga. Ayan. Medyo masikip yung mga plants, guys, diyan sa didos na tubo. Medyo masikip siya. Hindi siya suwabe. Okay. Medyo mabilis lang talaga siya kasi kung kumpleto ka sa gamit, meron kang special tools. Ayan. Talagang walang problema sa pagkakabit, lalo na kung marunong ka na gumamit ng mga tools na pangkabit ng mga ganyan, pang stool. Yan, napapansin nyo, guys, yung parang kumikidlat-kidlat. Mamamatay yung ilaw kasi tinitesting nila yung ilaw. Tinitesting nila kasi bago lang natapos yung mga ilaw dyan. Nagkitesting sila, parang kumikidlat, ano? Okay. Ayan, umupo tayo, sinubukan natin, matibay talaga. Ayan, umupo muna ako dyan, sukatan ko yung panggitna, yung pangalawang layer. Kasi tatlong layer yan eh. So, sukatan ko yung pangalawa, tapos isusunod kong sukatan yung doon sa pangatlong layer. Pero, unahin, mas maunang ikabit, kabitan ko yung pangatlo. Ayan, bago tayo magkabit sa gitna, yung pangalawa. Para hindi tayo mahirapan, guys. Hello guys, maraming salamat sa pagtangkilig sa aking mga sa aming mga vlog ni Bangis. So hindi ko nakasama si Bangis diyan kanina, guys, kasi nagalaga siya ng aso niya at manganganak na kasi yung isang aso niya. Tapos dalawa kasi yun eh, sunod, magkasunod silang manganganak, guys. So hindi niya maiwanan. Okay guys, maraming salamat sa pagtangkilig sa aming mga vlog ni Bangis at huwag niyo kalimutang suportahan ang Bangis sa Galing. Maraming salamat sa lahat ng sumuporta, guys. Okay guys, muli akong magpapaalam. God bless us all. Bye bye.